kami sa front row nung sinabi natin that we are online e-commerce business, kailangan ma-fluid natin, maging fluid yung flow na yan, yung pagbili mo online, through credit card, through cash, through bank deposit, plus the delivery of the products, yung logistics part niyan. And of course, yung commission ng mga distributors natin, lahat yan masystematize natin. Kasi everyone can sell online, but kung manual din yan, magde-deposit ka sa banko, i-check mo sa banko mo, titignan mo, medyo makaluma. And sabi ko nga, this pandemic should present us with opportunities to improve all of our businesses at the moment. So yan po yung ginawa natin, from the flow of the business to the selling, to the transportation, to the logistics. And of course, yung pagbibigay ng commission ng mga distributors natin, kahit saan ka man sa Pilipinas o sa buong mundo, dapat makuha mo yung commission mo dahil ikaw nagbenta. So kahit saan ka magbenta, hindi lang limitado ang pagbebenta mo, kasi kung ikaw nasa Pilipinas, nasa Maynila ka, kung may customer ka sa Cebu, kailangan makuha niya yon at makuha mo rin yung commission niya in a systematic way. So doon po namin ginawa yung Front Row All Access, where everyone can sell the products of Front Row doon po sa platform nila using their own website, our own website. Lahat po ng distributors natin may sariling website where they can sell the products SRP, and when they sell the products, it will be delivered to the customers, and after the delivery, they get their commissions. So anywhere in the world, applicable din po yan. We have more than 2 million distributors all over the world. So before, nung walang online Zoom meetings, ang nakakausap lang namin ni RS dahil pupunta kami sa office is 200, 400, 500 people a day. But now, since nagkaroon ng pandemic, sabi namin, huy, mas madali ngayon na we can talk to thousands of people per day. Buti na lang may intro. Kasi imagine, nung November last year, inisip na namin yung All Access. All Access, yun yung app na sinasabi ni Sam na pwede kang magbenta, pwede kang magpa-ship, pwede kang mag-encash, pwede kang lahat online. Kasi hindi naman namin alam yung pandemic that time eh. We didn't know anything about the pandemic. So, buti na lang, naisip na namin yun before. So, nung dumating yung pandemic, we had that parang, ano, buti na lang. It's, you know, divine intervention na bigla na lang talagang yung, oh nga, buti na, pinagpilitan na natin yung dati last year kasi we were supposed to move it this year. Buti pinagpilitan natin sa mga partners kasi ang gumawa yata nun yung mga IT natin sa Singapore. Saan, tama ba? From Singapore yung... Yeah, Singaporean IT. Oo, yun yung mga mini-meet namin, mga Singaporean IT providers namin. So, nung dumating yung pandemic, yun doon ko lang realize. Doon yung parating nagme-message sa akin, yung mga nagme-message sa akin ng mga Front Row na, buti na lang may All Access, buti na lang Front Row, buti na lang, kasi nakikita nila yung mga kapitbahay nila na wala ng trabaho. Yung business na to, nagsara. Yung restaurant na to, nag-close down. Yung spa na to. In fact, when I drive down, nakikita ko and I feel bad for that. So yun yung parati kong nafe-feel ngayon na if I could just provide with sa lahat ng, kaya nga pati sa Wawa Win, nag-reach out na rin kami, di ba? Every day meron na kami sa Wawa Win kasi paano kami makaka-reach out pa sa more? Yun yung parating thrust ko. Yun ang parating iniisip ko. Sam, paano ba tayo makaka-like kahapon? Ay, sorry, nung Sunday, namigay kami ng wheelchairs sa home for the, ano to? Anawin. So namigay tayo ng mga wheelchairs through the help of yung mga tumulong sa atin na makontakt doon. Kasi yun yung thrust natin ngayon eh. Paano pa tayo makaka-reach out? Kasi we've been blessed dito sa Front Row na hindi dapat sa'yo lahat yan, dapat i-share mo. That's why sabi ko, kailangan face shield. O sige, di ba last week na namimigay kami ng food, pag nagbibigay kami ng food, sinasabi ng tao, meron ba kayong face shield? Parating humihingi ng mga face shield at humihingi rin sila ng Lux Protect. Narinig nila yung Lux Protect, just the pure grapeseed extract. So, sabi ko, oh, why not mamigay nga tayo ng face shield at ng mga Lux Protect sa mga tao? So, sa mga nanonood ngayon, guys, kung meron kayong lugar na gusto mong puntahan ng Front Row Cares, hindi po namin kasi alam, wala po akong mata all over the Philippines. So kung meron po kayong lugar na gusto niyo pong puntahan ng Front Row Cares para magbigay po ng mga konting tulong, magbigay ng face shield, or magpatayo ng e-skwela, yung mga computer, sagot namin yung internet,
Sagot namin yung maintenance, sagot po namin yung mga papers, nung lahat, sagot po namin yan. So next week, samahan nyo kami. I'm going naman north area para mamigay ng mga prutas, ng mga gulay. And nag-part, o nga pala, I'll take this opportunity, pasalamat din ako sa Hurom Philippines because nakita nila yung contra-gutom program ko at nag-partner sila. Sabi nila, RS, namimigay ka ng prutas at namimigay ka ng gulay. Bibigyan ka namin ng 50 na juicers for free. Ng slow juicers. Ipamigay mo lahat yan sa mga gusto mong frontliner. So, doon ako natuwa na parang, wow. May mga brands na nagpa-partner sa atin like Buffalo Wings and Things, Brothers Burger, Minute Burger, Clover Chips, Leslie's Corporation. Ano pa ba yung mga nagpa-partner sa atin para magtumulong sa amin, tumulong sa ibang tao. Guys, parati ko, this is what you keep in mind sa lahat ng mga nanonood na nag-prosper, kumita na, and all. If you can help, help. If you can share, share. If you can do even just the littlest thing, do it. Kasi not everything, this is what I always tell people, not everything that is given to you is yours. Be it money, be it talent, be it time. You have to share it for you to be completely whole. So yun yung parati kong sinishare sa tao para alam nila sa front row na kumita man sila, hindi lang sa kanila lahat yun. Dapat gawin din nila yung parte nila sa pag-share. Yun yung ano, it's this about sharing na ngayon eh. Before ang trust namin sa front row, oh, magkano kinita ni ganito? Oh, magkano kinita niya? Wow, kumita ng 200,000 sa isang linggo. Dati ganun eh. Pero ngayon, pag nag-message sila sa akin, Miss Grace, it's always, RS, pupunta kami sa Batangas, meron kaming aayon din doon ng mga 10 patient dito. Ay, RS, ganito, meron din kaming ano sa Marawi. Alam nila kasi na hindi ako makakapunta doon, kami ni Sam sa Marawi. So yun yung maganda doon na nagre-report na sila. Before, ang mga report lang sa amin, oh, nakabili na ng bagong kotse si ganito. Uy, si ganito, naka-ganito na, naka-Mercedes, oh, naka-ganito, naka... Dati ganun eh. Ngayon, it's very irrelevant na eh. Ang relevant na lang sa akin ngayon is, ilan yung taong tinulungan mo today? Dahil sa negosyo natin sa front row. Ilan yung na-reach out at ilan yung na-affect na buhay natin? Next week, like last week, yung batang nagbebenta ng medals, napanood ko sa Kapuso mo, Jessica. So, binibenta niya. Imagine for an 8-year-old or 9-year-old kid, 2 weeks ago, nagbibenta siya ng medals niya, 20 pesos isa. 50 yon. So, I think that amounts to 1,000 pesos. Willing niyang ibenta yung 50 medals niya para magkaroon lang siya ng 1,000 pesos. Imagine kung gaano kahirap yun nangyari sa mga kababayan natin. So, ang ginawa ko, Miss Grace, sa tulong ng front row cares, tinuntahan ko yung bata. Sinabi ko, okay, di ba ikaw yung nagbibenta ng medals? Opo, andito ako para bilhin. Ilan medals yan lahat? Binilak, 20 pesos each, 1,000. Sige, sabi ko, bibilin ko yan 20,000 pesos. Bibilin ko yan 20,000 pesos, amin na yung medals mo. Payag ka ba? Sabi, medyo nagulat siya kasi may kumagat sa ano, sabi ko. Pero, mababawi mo tong mga medals mo na to. Hindi mo babayaran sa akin ng pera. Ang ipantutubos mo dito sa mga medals na to, mga bagong medals na makukuha mo rin. So imagine, it's a win-win situation. Kasi ako nung bata, never naman ako nagkaroon ng medal eh. Never ako na ganyanan eh. Nabigyan ng medal. So sabi ko, ipadama mo lang sa akin magka-medal. Kahit 50. Tapos pwede mong tubusin to. Bili ka lang ng bili ng medal sa akin pero gamit mo yung medals mo. So, nagkaroon na siya ng 20,000. Nabalik pa yung medals niya at hindi pa niya napabayaan yung pag-aaral niya. So, imagine yung it's a win-win situation na nangyayari sa amin. So, ganun din dito sa kasi may kumontak sa amin naman sa front row, yung mga farmers sa Benguet tsaka mga Sagada, marami pong mga prutas na nandun at mga gulay na nabubulok na lang. Kasi hindi nila mababa dito sa Manila. So sabi namin ni Sam, sige, bibili namin yan, ilang tons yan, bibili namin ng mga gulay tsaka mga prutas. Tapos
every week, ipamigay na lang natin. So, kumita na yung mga farmers. At the same time, madami pa tayo napakain dito. So, it has to be a win-win situation all the time, guys. Yun yung parating namin pinapayo. Always think na kung may kabig ka sa negosyo, dapat meron ka rin balik. Meron ka rin i-share back. So, that's the reason why Front Row Cares was born. And with the partnership of Miss Universe, so I'd like to thank Miss Universe and Miss Universe Philippines for partnering with us because you've given us a wider reach. You've given us talagang a wider reach na yung hindi namin maaabot ng mga lugar, yun yung mga tinutulungan nyo kami, like yung Young Focus. We've had, I don't know how many scholars we've had already there, mga 8 scholars and all. Tapos meron pa sa Happy Land, Tondo. Of course, yung mga yun, hindi namin mapupuntahan ni Sam, hindi namin alam yun eh. Pero dahil sa tulong ng Miss Universe, dun kami nakapag, meron pala dito na nangangailangan din ng tulong na pwede namin ma-reach outan. So, yun yung mga nangyari. Dun sa M Butterfly, dun sa 28 organizations na yun, Miss Grace, alam nyo paano namin yun inisa-isa? Nag-Google lang po kami kasi hindi namin alam eh. Nag-Google kami ng mga top charity or top institutions. Sino bang pwedeng bigyan for today? Sino bang pwedeng bigyan for ganito? Sino bang pwedeng matulungan ni Front Row for today? So yun yung inaanap. Napakarami talaga. Oo, direct. Napakarami talagang natutulungan. No? Oo, ang Front Row. Yeah. Kaya yun nga yung sabi ko na ganun din sana sa mga negosyante ngayon, sa lahat ng mga nagninegosyo. Kaya nga, salamat sa mga, like sina Angel Oxin for, anong TV show yun? Iba yan. For Iba Yan, for giving Front Row Cares the chance again na mapagamot yung mata. Kasi may pamilya na parang genetic na nila na maging blind. So, it's really hard na mawala yung eyesight. So, sabi ko, ayusin natin yan, tulungan natin yung buong pamilya niya. At hindi lang po yun, Miss Grace, pagdating doon sa TV show, dahil nakita namin na yung bata mukhang masipag naman, ano lang, nawawala lang yung vision niya. Nag-promise si Sam na, sige, pati yung gadgets nyo, sagot na namin. Bibigyan namin kayo ng tablet. Pati yung Lux Protect nyo. Pati yung Lux White nyo. Kami na magpapadala sa inyo. Sabihin nyo lang kung kailan. So, yun yung ano natin ngayon. Yun yung thrust. Yun yung kailangan natin gawin. Tama, Sam? Ayan. Tuloy-tuloy lang naman yung pagtulong. Itong pandemic na to, sabi ko nga, lahat naman tayo dito sa negosyong to. Nagpe-present at nagbibigay ng mga kabuhayan sa mga kababayan natin. So, yun lang. Naniniwala ako sa kasabihan, di ba? Ang taong gipit sa negosyo kumakapit. So, doon yun. So, sana makita mo yung ganda ng Front Row. Anyway, guys, sinabi na ng mga magagaling natin kasama dito, si Ma'am Che, si Leo, si RS, and for me, I just like to say na doon sa mga nanonood na just take action. Kung gusto mong maging negosyante, simulan mo na ngayon. Alam ko marami ka nang napanood na ganitong videos, ganitong interview, ganitong series, marami ka nang narinig na advice. Pero pag hindi mo siya i-apply, hindi mo siya sisimulan ngayon, walang mangyayari. Alam mo, yung mga negosyo na nag-present sa'yo ngayon, yung mga narinig mong mga negosyo ngayong araw, sabi nga nila, maliliit na umpisa, maliliit na puhunan na pwedeng lumaki. Kaming lahat dito nag-umpisa rin sa maliit na palaki namin through hard work, patience, and time. Lahat ng negosyo will take time. Walang shortcut, walang mabilisan. So kung may nakikwento sa iyo na mabilis kumita, madali, kikita ka agad, agad-agad, huwag ka maniwala. Ang tunay na negosyo, pinaghihirapan, pinapalaki, and talagang tinatrabaho. So, mamili ka, ano gusto mong negosyo, saan ka interesado, ilagay mo yung puso mo, and talagang gawin mo for many years hanggang marating mo yung gusto mong pangarap, matulungan mo yung pamilya mo, matulungan mo sarili mo. So, yun lang. 1, 2, 3, come on!